Enjoy ka naman sa work. Ano, Kano po ba katak? Nami-miss niyo po ba mag-calls? Can I lie? May naging karelasyon po ba kayo sa office? Hello, call center peeps! This is Mela Chikamosa. This is Trix Chikadora. And ako si Rowie ni CCTV. And this is Metacom's Fortress on the Street. And again, nandito kami sa Clark, Pampanga. Tara, chikahin ulit natin sila. Ano pong account ang hawak niyo? Retail account. Billing. Security analyst. Technical support. CSR. Meron akong collection, dispatch, contract management. Operations manager. Senior supervisor. Currently, no account. I'm training people at the moment. Mahirap po ba? Hindi naman. Actually, ito yung pinaka parang chill na work na napuntahan ko. Ngayon sa current position ko as a quality assurance, medyo na pressure. At first, oo. And then along the way, you'll get used to it. Mahirap, meron hindi. Sa una po, mahirap kasi bangko, pera po yung pinag-uusapan. Kailangan di maging careless. At first, I thought it was really easy, but it's very challenging kasi you get to do tasks outside of your graduate course. Sa ngayon po, hindi. Since pa office ako. Pero hindi lang po ako sure sa ibang department. It's fun. You get to meet a lot of people as much as possible. You learn a lot of things. You continue developing. It's really fun in the BPO. You get to meet a lot of personalities in the workplace. Enjoy ka naman sa work. Oo, sobra. Oo, I guess. So, ano po ba tingin niyo yung advantages po dito sa call center? Higher pay, tsaka hindi ka puyat. Ha? Ano pong shift nyo ngayon? 11:30. Isa kang timang! Salary and compensation. Siyempre, yung communication skills po, number one. Makakatulong talaga. Kaya magandang pointos na rin sa resume natin. Maraming benefit. Actually, minsan, katulad ng health benefits, kasama pati pamilya mo, maalagaan mo sila, gano'n. Financially speaking, definitely you'll earn more here. Sa environment, almost same. Friendly environment, ano naman, both job. Siguro ano, susuot ko yung gusto ko. Ako ay isang model. Magic. Ano po yung nakikita nyo na disadvantage ng BPO na environment instead sa ibang mga work? Night shift. Stress lang talaga yung kalaban mo tsaka puyat. It's graveyard shift most of the time kasi we handle US account. You have to handle stress as well. And then second, of course, the graveyard shift. So you have to be healthy. The lifestyle is reversed than the normal if you're working in a government or like office setting. Disadvantages, if you're not used to swap or to turn around your body clock. That's the thing that mahirapan ka at first. Yung mga shifting mo, so baligtad yung oras mo. You'll be using US time or you'll be using UK time. Usually yun ang nahihirapan. Minsan, wala ka ng time sa family mo dahil sa schedule mo. Kasi pag nag-work ka sa BPO, minsan Christmas or even New Year, may pasok kayo. May jawa po ba kayo sa off? Wala. May balak po kayo? Meron sana, kaso wag na. Timang! Bakit di nyo po i-try? Susunod na lang. Timang! We don't have normal life kasi back in the days, syempre, umaga yung work and then ngayon gabi na. Pag-uwi ng bahay, tulog yung family mo. Gising yung family mo the entire day and then you're sleeping the whole day. So you need to take a rest so you can prepare to go to work at night. So yun. Pero happy naman po kayo sa work nyo ngayon? Oh yes, I may not be able to spend too much time with my family but in terms of helping them financially, definitely yes. Naalala niyo po ba yung mga lutang moments niyo po sa office? Actually, marami siya eh. Oo naman, marami. Talagang kapag ginaan po. So talagang hindi mo masasagot yung mga concern. Yung hindi ako naka-hold tapos may nag-call kasi may inisip ako. Kulang ako sa tulog. I overslept siguro mga apan na oras sa shift ko. Nakakalat ako sa TA. And especially, hindi ko na-meet yung mga metrics na ano kailangang i-meet kasi nga oversleep ako. Patay! Yung nakakatulog po ako habang may kausap na customer dati. Nani! Yung mga pinagbabawal, ginagawa ko. Magaling kang timang! Mga pitik, ganun. Tapos kapag na-QA ako, kinakausap pala yung QA, sabihin ko birthday ko, ganun. For example, when Bato. So weird. Siyempre, minsan naantok ka. Yung mga spill na mag-opening spill ka. Magiging out of scope ka sa dinidiscuss mo kay customer. Tapos, mga holding procedures like, can I hold you? Nung bago pa lang ako, hindi ko naintindihan yung task. Tapos, sumasabay pa yung antok. Since, ayun nga, pagod ako sa eskwela. So, paano nyo po yung nilulusutan? Kung ano yung last na naalala kong sinabi ko, tutuloy ka na lang. Magaling kang timang!
Mukhang laging birthday mo. Oo, lagi kong birthday. Ilang taon ka na niyan? Kasi nakakailang birthday ka na. Siguro po mga 34 na po ako ngayon. Happy birthday! Happy birthday! So, ano pong course yung kinuha niyo nung college? As of grad ako for computer science. Ako medical technologist. I took up psychology, BS psychology in Holy Angel University. Accountant. Computer engineering. HRS. BS tourism. Agriculture and science. BS IT. Bachelor of Science in Electronics Engineering. Ano po course niyo nung college? Of course, charot. Dalawang beses na yan! Web applications and design. Undergrad po ako ng criminology. Ano po yung naisip nyo? Bakit kayo nag-apply sa BPO industry? Of course, salary. Yun yung main reason. May naging karelasyon po ba kayo sa office? May cute po ba sa office nyo ngayon? Madami. Pwede po mag-name drop? Hi, Odie! I love you! Habang bata pa. Exploring. Habang bata ka pa, kailangan explore mo lahat ng kaya mong gawin habang kaya mo pa. Mas mataas yung sahod kesa sa ibang work. I was influenced by my friends. He provided the benefits and I was encouraged, so I applied. Mayaya lang na ano ng barkada. First, pansarili ko. Gusto kong itry. Second, yung mga anak ko. So, I need a much higher income, which is yung call center. Honestly naman, malaki yung mga benefits dito. Kailangan kong isupport yung kapatid ko sa pag-aaral niya. Yeah, aside from, of course, compensation-wise and the incentives-wise. So, if you're planning to, you know, save a lot and for looking for a greener pasture, so I chose the BPO industry. Kina-challenge ko yung sarili kasi di talaga ako totally ano, magaling sa communication skills, lalo na English. Kaya kina-challenge ko lang sarili ko na paano kaya pag nakapasa ko BPO, mali mo, malakas na siguro ako pag marunong mag-English, parang ganun. Huh? Can I be honest? It was money. I started working in the bank kasi when I started off my career. And it just went from there, finance background, BPO na finance, and then eventually I got into a normal BPO. First, of course, I would like to be financially stable. So, yun. And this is my dream since when I was college. If ever na magkakaroon ka ng relasyon, relasyon na co-workers or outside? Outside work. Outside. Outside. Para sa akin, outside. Most likely outside. Pwede naman both. Ha? Worst case scenario kasi pag nag-break kayo, parang awkward, nasa isang ano lang kayo, environment. If you want in BPO as well, most likely in a different account. Pero mas okay siguro if sa loob, para din sana palagang magkasama, ganun. Parang ma-motivate lang na pumasok araw-araw. Yung tipong kailangan mo pumasok kasi gusto mo siyang makita, ganun ba? Oh, parang ganun po. So, ganda yung may inspiration ka pagpapasok. Para sa akin, I prefer ano, sa outside para at least may iba pa rin, ano, kumbaga magkaiba kayo ng environment. Hindi kasi maganda sa team or sa work kasi parang nagkaharoon ng competence. May naging crush ka ba sa office nyo ngayon? Wala na. Nag-resign. Wala na. Nag-resign. May sasabihin kang pinaka-cute ngayon sa office. Name drop na. Wala. May jowa. Bawal. Ano po nagustuhan niyo sa kanya? Wala, cute siya. Masasabi niyo po ba yun? Ayoko. Hindi, pero maraming ka-tsukaran. Bakit? Iniingat-ingatan ko. Pero may balak. Hindi ko alam, may asawa siya eh. Ay, yung pinaka-happiest calls niya naman po. When I got award, parang gem call siya. Parang nakaka-proud lang kasi syempre, high school graduate and then magkakaroon ng ganong achievement. Pero it's a fulfillment kasi sa akin. Mga customer na na-appreciate ka as customer service, yung nagte-thank you sa'yo. Any tips po sa mga aspiring na gusto maging call center agent? Try nyo kasi madami pong opportunities dito and makakatulong kayo sa pamilya nyo and sa sarili nyo din. Make sure na may alam kayo kung ano yung pinapasukan nyo kasi nag-a-apply sila without even knowing kung ano yung pinapasukan nila. Parang pumapasok ka sa yera na walang bala. Always dream big. Hindi ka lang dapat nandiyan dyan sa posisyon mo. First, you have to prepare yourself. This is not an easy task. You have to equip yourself in terms of knowledge. At least the basic. Speaking in English, definitely. And then, you have to prepare yourself. Maninibago ka initially. But as you go along, you'll get used to it. You'll get the hang of it. Apply na. You're wasting your chances. BPO is one of the best opportunities you can go for, especially if you want to learn a lot, experience different cultures, know more about people, and at the same time, work with different nationalities. Conquer your fear lang yan, yun lang. Kayanin mo. Tinagalog mo. Don't get afraid. As long as you know what you are talking about, as long as you understand what they are asking to you, pagmayabang mo, be confident
on the answers that you are throwing away. Be confident on yourself. Tiwala lang. Enjoy lang sa work. Huwag silang paka-stress. If you love what you're doing, then go for it. As long as ano, kasi if malo mo yung ginagawa mo, ano, you'll achieve your goals. Thank you po. Thank you. Nice na kami. Thank you so much. Thank you. Mga mare, grabe itong episode 2 natin. Sobrang dami nating natutunan sa mga call center agents. Super agree ako dyan. Kaya naman, abangan ninyo ang next area na pupuntahan namin. See us again next time dito sa Metacom's Merchants on the Street.